Hello guys! Ngayon, itutur ko kayo sa aming maliit na bukid, yung maliit na farm namin sa aming probinsya. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at huwag kalimutang i-click ang notification bell for more video updates. Ayan, nagbulol-bulol na ako sa pagtatagalog. Bisaya kasi ako, laking Bisaya at hirap magtagalog. Kaya bulol na bulol. Ayan o. Oh. Itutor tayo. May mga niyog kaming panibago. Mga niyog. Mga puno ng niyog. Ayan. So nakikita nyo guys, ang langit ay makulimlim kasi uulan ngayon. Meron ng anon, may ambo na. So, nagmamadaling nagbi-video kasi ituturo ko kayo sa aming maliit na farm. Ito yun, guys. Ayan. Dati kasi, nung hindi pa ako nakabili ng grass cutter, ayan ang, ano, daming damo. So, ngayon, malinis na siya. O, talaga naman, kahit nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Pero, masayan din ako. Kasi laging nag-update yung mga kapatid ko dito sa pinapagawa ko. Ayan, pinalagyan ko ng bakuran kasi nga, pag may mga baka o mga hayop na naka-ano sa tali nila, ay nako, dito sila magpunta at kakainin yung mga dahon ng saging, dahon ng punong niyog na maliliit pa. So, kawawa naman yung pagod namin, lalo na yung mama at papa ko na sila talaga nagtatanim, eh, diba? Parang masakit din sa dibdib. Kaya ang ginawa namin, yan ang yung kapatid ko siyang naglalagay dyan, ba diba? Pansamantala lang po yan, pero pag nabubuhay yan, maganda po. Kasi madrikakaw yung gamit namin, ayan. Hindi pa yan kasi talagang tagi isang dang ka lang po ang hagwat, ang layo. Kasi ginaganyan lang po yan kasi starting pa lang. So, pag malibot na po lahat ng area na yan, maglalagay pa rin dyan sa mga gitna-gitna para tagi isang dang ka lang po ang hagwat para hindi siya masyadong ano, social distancing, parang may COVID, ano. So, ayan. Pang temporary lang po yan. Lalagyan talaga yan ng barbed wire para hindi talaga makapasok yung mga hayop, mabaka man o mababoy o makambing na makawala sa tali nila. Kasi nga, dito sila laging pumapasok. Opo, kaya ginawa namin project ay paglagyan talaga ng ano, pader na ya gawa sa kahoy, hindi talaga yung pader na asin pader na solid. So ito, yan kapatid ko, daan ng mga tao yan, kung malaki yan dyan, hindi makakadaan. And so ayan po, dito tayo may mga tanim kaming bambus, minsan nabinta din yan kasi may mga tao din na kailangan nila ng bambus, katulad namin na ginagamit pandingding sa mga bahay kubo. O, diba? Lahat. Kung ano talaga pwedeng magamit at mapagkitaan, itanim nyo na sa lupa kung mayroon kayong maliit na lupa. Para naman, masayang buhay kung mayroon tayong sariling mapagkitaan at sariling magagamit na galing sa ating maliit na lupa. O diba? Kaysa bibili pa tayo at manghingi sa mga mayroon. Kaya, bungkali na ang lupa habang masigla pa ang katawan. Nang sa pagtanda ay mayroon kang makikita na magpapasaya sa'yo. Lalo na sa probinsya. Maganda talaga ang klima pag sa probinsya. O diba, presko? So ngayon, punta tayo dito. Dati, malago talaga ang ano. Malago talaga makapal. Hindi pala. Ang bulol ko talagang magtagalog.
wrong grammar pa. Pagpasensyahan nyo na po. Basta, ang importante, ginawa ko lahat para makapagsalita ako ng Tagalog. Para sa mga Tagalog viewers ko. Yung iba nagre-request na mag-English ako, halangan naman. Okay, to all my viewers, this is my little farm bell in my province. Okay, we have here our bananas. So we call this tundan, o diba? So we can have our own harvest tundan. We don't need to buy from the market as well. O diba guys, ang galing mo. Mapasubok pa tayo sa pag-i-English kasi yung ibang viewers ko magre-reklamo yan na sana naman mag-English kasi hindi daw nila maintindihan. O diba, grabe sakit sa ulo. Mag-Bisaya, mag-Tagalog, mag-English pa ako. So ngayon, nakita nyo na ang mga tunda namin. Sa pinakadindi na talaga yan sa part ng lupa namin. Maliit. So dito tayo. Oo nga pala guys. Malapit naman ito sa river. So, dati nung maliit pa ako, hindi ganito yung daanan na to. Sa dinami-dami ng taong nakalipas at maraming taong dumadaan na may dalang kalabaw at balasa, ganyan na ang nangyayari ngayon. So, ipapaklose ko yan sa aking mga kapatid. Pagtamna namin yan ng mga bumpers para hindi na siya madaanan kasi nga marami ng daan na ginagawa ang mga taong dumadaan. So gusto ko isa na lang para hindi naman masyadong masira ang lupa namin. Nag-wash out na kasi nakakankan siya tuwing umuulan. Hindi ba kahit. So itong munting lupa namin may mga saging, mga niyog na bago, namumunga at hindi pa namumunga. Dati kasi guys, marami kaming niyog na matanda na talaga na hindi pa ako sinilang sa mga niyog na yun. Kapanahonan pa ng papa ko, my God, ang tanda-tanda na at saka ang bunga talaga niya ay talagang napakarami bawat puno. Kaya every 3 months kami nagkukupra, yun din ang namin, source of income na pandagdag. Para naman pag nagkaapiki kami sa mga sahod namin, ay hindi nangangati yung ulo ko kung ano ang ipapadala ko tuwing nangangailangan si mama at papa. O diba? So yan. Yung ibang niyog na yan, tanim ko yan ng aking mama, kami yung dalawa, nagbibilad sa araw. Yung mga maliliit pa, pero ngayon namumunga na yan. Diba? Ano na siya guys? Pababa, anong tawag dito sa palugsong na yan kasi daplin ng may sapa. Yeah. My small farm bill is beside the river. Kaya to all my English viewers, you have to understand my English kasi nagme-mix up na ako. Charot. O diba? Ayan, palugsong na siya. At sa dyan kami dadaan. Maglabas sa ilog. So ito ngayon. Yung aso namin na si Barkis, matanda na yan. Lagi nagkasakit. Maging okay naman, nagkasakit. Hindi yung nagkasakit siya, yung balat ba niya. O yan, mansyo ng bunso namin. Simula nang nilipad yung bagong tayo niyang bahay sa bagyong Odet, o diba? Ikaw na talaga, Odet. Pati bahay ng kapatid mong bagong gawa, nilipad mo lahat at doon niya sinampay sa puno ng mangga. Imagine guys, ganun kalakas. Mga ubipaw yan guys. Ayan o, nakita niyo ubipaw yan. Yung steam niya, lahat pwede mo siyang gulayan. Ang sarap kaya niyan. Nasubukan ko. My God. So yummy. Yan. Mga tunda. Natsara na. Yan. At ito yung maliit na bakuran. Yan ang bahay ni na mama at papa. Yan kami natutulog. Yan po ang permanent house namin. Simula nang sinira ni ulit yung bahay namin na may kalumaan na. Pero malaki siya. At ito yung temporary din namin na kusina. At bago ako umalis ng ibang bansa, pinadugtungan ko siya para naman hindi na sila doon gagapang-gapang para pumasok sa may bahay kubo. Yan. Yan ang papa ko. Gumagawa siya ng bilao. Kasi may nag-order na bagong kasal.
at walang bilao. Kaya gumagawa din ang papa ko. Yun din ang source of income ni Father Jero, diba? Kahit matanda na si papa din. Yan. Gagawin niyang bilao yan. Kung sinong alam. Kung sinong may alam ng bilao, yung bigas na paglilinisan mo dyan mo, pagtapahan mo, diba? Yan ang ginagawa din ni papa namin. Para makapag-income siya. May mga gabi. Yan, yog. Diba? Mga manok namin. Gagawin ko talagang Old McDonald's head up from itong maliit na lupain namin, guys. Paglagyan ko yan ng mga hayop para may sarili kaming mapagkitaan. Sana kaawaan ng Diyos. O, diba? Masaya kaya sa puso't isipan natin na kahit maliit tayo sa ibang bansa, eh, may mapupuntahan yung pinaghirapan mo. Ayan. Masaya kaya ako nung umuwi ako galing Saudi. Patingin-tingin ako sa buong area namin. Dati kasi, nung nabili ko ang lupang yan, wala talagang laman yan. At saka yung lupa, para na siyang hindi mataba. Kasi nga, pag laging ginagamitan ng fertilizer ang lupa, nagiging ano na siya, hindi mataba. So, kahit ano lang tinatanim, ay hindi na siya masyadong, anong tawag dito, hindi na masyadong mataba yung tanim at hindi na makapagbunga ng marami. So, simula nang nabili ko yan, medyo matagal na din, ilang taon na nakalipas, medyo bumalik na yung taba ng lupa kasi hindi kami gumagamit ng fertilizer. Ginagamitan namin yan ng mga lanta, ng mga dahon. Kasi nga, gusto ng mama ko na ipalik kung ano yung taba ng lupa. Oo. Kasi mainam naman talaga yan kung ang lupa mo ay puro organic lang. Yung mga pang-fertilizer mo, diba? Ayan. Ang mama ko at ako, mahilig kami magbungkal ng lupa. Mahilig kami magtanim-tanim. So, ganyan guys, ganyan ang kaligayahan na natin kung sino naman yung laking probinsya at may maliit na lupain. So, ito yun o, nakikita nyo ang pinapalagay kong coral. Ah, diba? Coral fins made of bamboos for temporary. Para hindi kasi makapasok yung mga ano, mga kahit anong hayop na makawala sa talin nila, di ba? At least, pag may tanim yung palayan namin na konting palayan, walang hayop na umaapak dyan. Dati-dati kasi, kung may mga hayop na nakawala sa talin, for example, baka, ganyan mga kalabay, naku, talagang dyan pupunta, kakainin pa yung mga ano ng palay, di ba? Mga puno. Kaya advantage na din na paglagyan namin ng coral yan. Oo. Para naman eh, yung pinaghirapan namin, pinaghirapan nila papa at mama namin dyan sa maliit na lupain namin, ay hindi masasayang. Kasi, kung may itatalim kami yan eh, wala nang kakain sa mga bagong tanim namin. O diba? So, magkaroon tayo ng sariling harvest. Magkapag-harvest tayo pag isisecure mo yung lupa na paglagyan ng kulal o pader na gawa ng mga kahoy. Yung mabubuhay talaga siya. Para naman, pag nabuhay yan, mas lalong maganda at tumibay siya. O diba? Mga madriga ka ang gamit. Ito pala yung ano, munting palaya namin, 'di ba? Minsan nakapag-harvest kami ng 15 sacks na malinis na. O at least makapagpahinga kami sa pagbibili ng bigas. Mahal pa naman ang bigas. Eh, 'di ba? So ito 'yon, nilagyan pa siya ng bamboo kasi nga ito yung first project ko na gagawin ko sa aming maliit na lupa sa probinsya. Diba guys, pag lumaki at mabuhay yan lahat ng mga madrigakaw na pinag
andyan sa lupa ay maganda. Lumaki yan at magsisiksikan. Hindi mas pa yung fence mo, yung coral mo, mas matibay pa kaysa gamitan mo ng ng simento o hollow blocks o may poste na bakal at saka lagyan ng barbed wire, di ba? Mas mainam pa yan, hindi pa magka-rusting. Kung lamabuhay yan, mas lalong tumibay, lumaki yung mga puno, magsisiksikan, hindi mas maganda, di ba? Tapos, yung mga dahon ng mansigakaw, ano din yun, abuno din yun. O, di ba? Yan, o. Maliit lang ang mga kahon-kahon ng aming maliit na palayan. Yan o, may baka pa. Sa kapatid ko yan, inalagaan niya. So guys, sana nag-enjoy kayo sa tour sa aming maliit na lupain dito sa aming bukid. Kaya huwag niyo pong kalimutan, don't forget to subscribe and hit all bell notification for more video updates. Thank you for watching and subscribe please to my channel.